Magandang araw mga bata. Narito ako muli para magbigay ng karagdagang kaalaman. Ang ating araling ngayong araw ay tungkol sa pagkukumpara ng mga kwento sa pamamagitan ng pagtatala ng pagkakatulad at pagkakaiba. Pilipino 3, Kalawang Markahan. Ako, si Ginang Emma A. Aquino. Bago ang lahat, alamin muna natin kung kailan masasabing ang mga kwento ay magkakatulad. Ang kwento ay masasabing magkakatulad kung una, pareho ang aral na ipinahayag ng mga ito. Pangalawa, magkatulad ang katangian ng mga tauhan. At ang pangatlo, may hawig ang pangyayari sa kwento. Bago tayo magpatuloy ng ating aralin, pag-usapan natin muli ang bahagi ng kwento. Mga bahagi ng kwento. Una ay pamagat. Nakikita sa unahan ng kwento. Pangalawa, tauhan. Ito ang gumaganap sa kwento. Pangatlo, tagpuan. Saan nangyayari ang kwento? Pang-apat ay banghay. Ito ang mga pangyayari sa kwento. At ang panglima ay wakas. Dito nagtatapos ang kwento. Narito ang unang gawain. Basahin ang kwento, ibigay ang inihingi ng sumusunod na storyfy. Gawin ito sa sulatang papel. Pamagat ng kwento, Maling Akala, ni Angelica D. Habines. Bakasyon nang lumipat kami sa Barangay Asisan. Nung una, kinabahan ako. Baka wala ako maging kaibigan. Baka hindi mabait ang mga tao dito. Pagdating namin, binati kaagad kami ng pinuno ng barangay na si Kapitan Joel. Maya-maya lang kasunod niya si Conscial Steve, na opisyal din ng barangay. May kasama siyang ilang lalaki upang tumulong sa aming paghahakot ng mga gamit. Oras na ng merienda. Sinamahan ako ni Prissy, ang aking bagong kaibigan, na bumili ng mainit na tinapay sa tindahan ng panadirong si Mang Ilyas. Sabi ni Mang Ilyas, siya raw ang pinakamasarap gumawa ng tinapay sa barangay. Dumaan din sa aming bahay si Mang Rubin, isang tubiro. Dala-dala niya ang liabi at tubo upang tiyaking maayos na dadaloy ang tubig sa aming bahay. Napagod si nanay dahil sa maghapong paggawa. Sumakit ang kanyang ulo. Agad namang pumunta si Dr. Cruz para tingnan ang kalagayan ni nanay. Buti na lang okay siya. Salamat sa mababait naming bagong kaibigan. Mali pala ang aking akala. Ngayon mga bata, narito ang storyfy. Ibigay ang hinihingi na storyfy. Isulat ito sa sulatang papel. Ibigay ang tauhan, tagpuan, at ang mga banghay. Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot mga bata. Narito ang maaari ninyong isagot. Sa unang banghay, lumipat ng tirahan sina Angelica. Una, kinabahan siya. Baka hindi mabait ang mga tao doon. Pangalawang banghay, pagdating nila, sinalubong sila ng punong barangay at tinulungan sila ng mga taong nakatira doon. Mali pala ang akala niya noong una. Narito ang mga tauhan. Sina Angelica, Kapitan Joel, Conscial Steve, Mang Ilyas, Prissy, Mang Rubin, Dr. Cruz, at si Nanay. At ang tagpuan ay nasa Barangay Asisan. Narito ang karagdagang gawain. Basahin ang dalawang kwento at ikumpara ito sa pamamagitan ng pagtatala ng pagkatulad at pagkaiba. Ang unang kwento ay Tago-taguan Tayo.
Bilog ang buwan, maliwanag ang paligid. Tapos nang maghapunan ang mag-anak, tapos na rin ang mga takdang aralin. Bon! Bon! Magtagwaan tayo sa labas, yaya ni Aya sa kanyang kababatang kapatid. Isinama rin nila ang kambal na kapatid nilang sina Chacha at Chichi. Sumama rin ang kanilang kambal na pinsan na sina Teo at Sid. Tago-taguan, maliwanag ang buwan, isa, dalawa, tatlo, sa iya ang taya. Pong Chichi, Pong Chacha, Pong Teo, Pong Sid. Isa na lang ang hindi niya makita. Ang galing talaga magtago ni Bon. Hanap dito, hanap doon, hindi talaga siya makita. Bon, ano ginagawa mo dyan sa itaas ng puno? Baka mahulog ka. Ang natatakot na sigaw ni Ate Nika. Nagtawanan ang lahat, si Bon na naman ang taya. Ngayon mga bata, sagutin ang mga tanong. Unang tanong, saan naganap ang kwento? Pangalawa, ano ang pangyayari sa kwento? Pangatlo, ano ang suluranin sa kwento? Pang-apat, paano nalutas ang suliranin? At panglima, kung ikaw si Bon, ano ang gagawin mo? Narito ang pangalawang kwento. Ang pamagat ay Liga ng Barangay. Puno ng tao ang plaza kung saan maglalaro ng basketball ang kabataan ng aming barangay. Abala ang lahat, maging ang punong barangay. Dumating na ang mga malalaro kasama kanilang mga taga-suporta. Nariyan na rin ang mga referee, dala kanilang mga pito. Gayon din ang mga cheering squad na pito ang miyembro ng bawat grupo. Nagsimula ng laro at naging mainit ang bawat tagpo. Labang tayo! Sigaw ng isang manlalaro. Margalio, bumutas ng tres! Tawag ng referee, sabay tayo ng mga manunood. Sa bawat bukas na pagkakataon ay pumapasok ang mga manlalaro para makapuntos. Tila hindi na pantay ang sahig dahil sa matikabong takbuhan. Natapos ang laro, panalo ang barangay 21. Bagamat talo ang barangay namin, sa larong ito, sinisigurado ng grupo na babawi sila sa susunod na araw. Ngayon mga bata, sagutin natin mga tanong. Una, ano ang naganap sa barangay? Pangalawa, ano ang laro dito? Pangatlo, sino-sino ang nasa liga ng barangay? Pangapat, sino ang nananalo sa laro? Panglima, ano ang magandang kabalian ang ipinakikita sa kwento? At panganim, ano ang pagkakatulad at pagkakaiba ng kwentong tagu-taguan sa liga ng barangay? Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot, mga bata. Narito ang maaring isagot. Pagkakatulad ng kwentong tagotubuan sa liga ng barangay ay parehong tungkol sa laro. Magkatulad ang katangian ang pagiging sport. Ang pagkakaiba naman ay tagpuan. Sa bahay ang tagotubuan at sa plaza ang liga ng barangay. Sa tauhan naman, mga kasapi ng pamilya sa tugo-tuguan at mga kabataan naman sa liga ng barangay. Sa banghay naman, ang larong magkaibigan sa tugo-tuguan at larong paligsahan sa liga ng barangay. Sa mga bata, nanawaan na ba ang ating araling ngayong araw? Hanggang dito na lang ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli!